Hoy, kung sino ka man, ganito yan. Long before na pumutok to, tumawag na ako kay President Xi Jinping. Tapos sabi ko, wala kaming resources. We do not know how to make it. Please do not forget the Philippines. Actually, may isa sa inyo nagsabi na ano. Ito, ayaw kong off-tangent na mga tirada na inyo. Eh, bakit ba ito si Duterte? Sinovac ng Sinovac. Hoy! Kung sino ka man, ganito yan. Long before na pumutok to, tumawag na ako kay President Xi Jinping. Tapos sabi ko, wala kaming resources. We do not know how to make it. Please do not forget the Philippines. Sabi na, but please remember that we will first vaccinate all of our citizens and they run into billions. At saka yung mga allied, ano nila. Meron sa... Hindi nga magkasya. Kasi yung may mga province under their control. Let alone the yung Tibet. In-annex nila. Obligado sila dyan. So... Ngayon natin, until the last minute, ito, sabihin ni uli ni General Galvez sa inyo yan. Hindi yan mabayaran hanggang hindi dumaan kay Dominguez pati sa akin. Itindihan ninyo. Walang pakialam na, Galvez can do is just to come to an agreement as representative or agent of the Republic of the Philippines. He has no say sa bayaran kung saan because it is purely papel. Kunin ang manufacturer yan doon sa mga bangko. Kasi doon tayo naghiram at diretso ang bayad galing bangko to the manufacturer. Hindi na tayo makialam yan. And the pricing and the paper will not be final until it is reviewed by the Secretary of Finance kasi siya yung magbayad, pati ako. Kung maintindihan ninyo. So, about time na yun dyan a little bit i-ano ninyo yung utak sa corruption. I don't know why are you so occupied sa corruption. Na maghanap kayo hindi dito, baka sa inyo, baka sa departamento ninyo, hindi dito sa akin. The earliest, sabihin ni General Galvez kung kailan, siya yung mga ano, kita mo in it's in the newspapers now or is it in the international cable networks. There has been a confusion sa mga health centers. Kaya ako, nakita ko na yan, malayo pa nakita ko na how to vaccinate the millions of Filipinos, 110 million. So, makapakuna lang tayo ng mga 70 muna. And kaya it will be under the supervision of the police pati military kaya ang Pilipino wala talagang disiplina pag nandyan hindi niya magsabi form a line ito na ito unless there is a police with a stick dyan pa maniwala ganun ang Pilipino eh. And we have come to live with it sa atin natural na yan. Kaya ako, malayo pa, sabi ko, ito ang gawin ko.
police, pati military, police station. Wala lang pila na malayo, bigyan lang ng number. Ano sabihin ko sa police, magawa kayo ng number. May sa kartolina lang. Ibigay mo pagdating doon, no? Yan. Maghintay ka kung tawagin ka. Find a place where you can take shelter, not under the heat of the sun. Yan ang plano ko. So, we start with yung pinaka man on the ground will be General Galvez. Tignan natin kung corrupt ka, General. Sabihin mo nga sa kanila. Mr. President, Senator Bongo, our Committee on Health, my fellow cabinet members, magandang gabi po. Kindly talk all the way yung ano yung... Sir, yung ano po natin, yung deal po natin, talaga pong sinasabi po natin sa ating mga tao, sa ating mamayan na malinis po yung deal natin. At saka po, totoo po kayo na wala po akong hawak na pera. Ang ginagawa namin, dalawa kami nene-negotiate, si Yusek Markoben, napakagaling po na tao yan, man of integrity. Number one po yan sa CPA at saka professor po ng UP Law. So dalawa po ang qualification niya. So siya po ang number one sa CPA board at saka po Harvard pa graduate pa po yan. Magaling po talaga. So I can assure na talagang siya po ang pinaka-point man na pinili po ni Secretary Dominguez na talaga pong mamuno sa ano sa negotiation team natin in terms of sa legal negotiations. Papatunay kita, yun ang pinili ni Dominguez. Siya po ang pinili po. Tsaka siya po talaga ang nagkakaroon. Siya po ang talaga nag-ano ng mga kontrata sa mga private sector. Okay. Ikaw pinili kita. Kasi PMA ka. Magandang record, sterling record sa military. The hero of Marawi. Para makilala ka nila. Ito si General Galvez ang nagdala ng away doon sa Marawi. Kaya doon ko siya nakilala. Sige, na-introduce na kita. Yes, sir. At talaga pong ano, yung negotiation namin, si Secretary Dominguez din po ang tumitingin dahil kasi being ano, yung pera po niyan ay dinelivered po ng NEDA. At talaga pong ano, talaga pong yung mga tao na nahadyan po talaga is talagang maasahan po natin. Kasi ang ano po natin din, yung tinatawag natin yung sa Asian Development Bank, nandiyan po si Executive Director Paul Dominguez, at saka po yung World Bank, napaka-stringent po ng ano, ng tinatawag na transparency at saka yung anti-corruption clause. Alam naman po natin ng ADB, more than 26 countries ang namumuno po dyan, at talaga pong hindi tayo makakalusot. Kung kunyari, meron tayong iisipin na magkaroon ng tinatawag na mga deals. Malalaman po nila kasi yung deal po ng vaccine. Lahat po ng deals ng mga vaccine na loans sa different countries, malalaman po nila kung disadvantage po tayo. So, ganun po ang ano ng ADB. Parang siya po ang third party na fund manager natin na pinangangalagaan din po yung kanilang pera at yung pera natin na ilo-loan po sa kanila. So kaya nga po kung sa ano, triple stringent regulation na from us and then from Secretary Dominguez tapos dadaan pa po sa tinatawag nating sa stringent ADB regulation. So yun po ang natin, wala po tayong hinahawakan ng pera. Ang pera po ang magbibayad po bangko. Alam po natin ang transaction ng bangko, talagang malinis po 'yan. Kung sa ano, hindi po tayo makakaroon na tinatawag nating corruption because of the World Bank integrity at saka po yung Asian Development Bank. Pangalawa po, noong nagkaroon po tayo ng Senate hearing, may I just go down? What the ang ibig sabihin ni John Garbis is walang hinahawakan ng pera ang Republic of the Philippines, ang gobyerno o sino man. Ang ibayad natin ay yung hiniram natin sa bangko. Ang magpabili sa atin na manufacturer, kunin nila ang bayad, hindi sa kamay ni Galvez,
Hindi sa gabay ni Dominguez, hindi sa kamay ko. Papel lang yan, dalhin nila doon sa World Bank. Tapos, i-remit na nila papel lang rin doon sa kanilang account. Magkita ng manufacturer. Yan o. Walang ano yan. Walang house o yan. Yung control sa price na bulong-bulungan. Kasi marami. Slow of supply and demand nga eh. Pataas ng presyo. Billion rin yan. Yung pera na yan, billion yan. Mga kaibigan, marami pa sana ako sabihin pero kakalimutan ko kasi.